mga boss, magandang araw. Welcome sa isang namang episode sa ating channel. At kung naalala niyo itong barena na ito na ating binili, bago na ulit ito, bumili ako ng bago. Kasi yung ganito ko, hiniram ng tatay ko, tapos ginagamit nila doon sa paggawa ng bahay doon sa bukid. Nagustuhan ng tatay ko, malakas daw. Binigay ko na lang sa kanya, bumili ako ng bago. So ayan, dumating na within 2 weeks lang, dumating na siya. So salamat, Shopee. So yan pala yung brand niya. So hindi na ako mag-unbox at mag-ano nito, yung unboxing na video, kasi may unboxing video na ako nito. Link ko lang sa description sa baba. Yan yung brand niya, Nanwi. Tama bang pagbasa niyan? Tapos 48BF. Yan ang kanyang pangalan ng kanyang unit na ito. Hindi yan 48 volts mga boss. Gaya nung sinabi ko doon sa unboxing. So ngayon mga boss, ay gagamitin natin to, susubukan na natin siya. Subok na siya, ginamit ng tatay ko doon sa paggawa ng bahay. Maliit lang naman yung bahay niya, parang kubo lang. So nagawa niya yung bahay. Ito ang gamit, walang kurente kasi doon eh. Yung lugar na yon walang kurente, kaya ito ang gamit niya. Tapos mga thick screw lang ang nilalagay niya, at saka yung mga screw para doon sa pangpako doon sa ano niya, sa dingding, kasi yung dingding niya ay mga kawayan lang. Tapos yung pinakahaligi niya bakal, kaya kailangan niya ng ganito pang barena. Kaya okay na okay siya mga boss. Ewan ko lang kung makakakuha ko ng mga video noon, ilalagay ko na lang yung mga clips na video na ginagamit nila ito doon sa ano, bukid. Tapos mamaya susubukan din natin to, butas tayo ng bakal tapos sa simento, kasi ang bala ko mga boss, kita niya yung aming ano, ito, lilipat ko yan doon sa dito sa may lalagyan ng relo. So dito na yan sa dapat nakalagay. Magagamit natin yung picture niya na magbutas ng ano, yung hammer. Meron kasi itong picture na hammer, makikita niyo yan, tatlo yan, oh. Meron siyang hammer, yung screw, at saka yung plain na ano lang, barena. So yung hammer niya magagamit natin. Yan pala yung isang battery niya, dalawang battery nito. Sina-charge ko pa. So tanggalin na natin to. Ano nga boss, yun yung kanyang parang pinaka ano. Ito, tanggalin natin to. Tanggalin natin itong relo dito. Yan. Ito, kasama ito sa ano, pagbili mo. Itong barena na to. So, lagay natin dito. Masyado yatang mabilis. Start tayo sa 1. Kasi ang gagawin natin, mga boss, tanggalin muna natin to. Start lang tayo sa 1, baka ma-loose thread to. Paano pa pag-dial natin isa? Yan. Nakalagay siya sa screw, tapos 1 lang ang speed. Tapos reverse natin. Yan. Ang dali ng trabaho. Tanggal agad. Ayan. Itong lalagay natin dun. Sukat muna natin mga boss. Kung gano'n siya dapat ka ano. Saka natin. Ayan. Ay, dahil na tayo magbubutas. Ayan. Ang gagamitin natin mga boss ay torque screw, kasi simento yan. So itong ganito ang gagamitin natin. Ito, meron tayong pang simento dito. Ayan o, oh. Tagal ko nang ginagamit to. Hingin natin yung pang simento. Oops, reverse. Dito siya mga boss. Ayan. Taka na natin. I-dial pala natin sa hammer. Itong dito, i-coatin mo lang. Ayan, naka-hammer na siya. Ayan. Ayan. Ganda yung hammer niya. Ngayon pa lang ako nakasubok nito ng hammer niya. Ayan.
bilisan natin. Naka 1 lang kasi. Tingnan natin sa 15. Bilis mga boss. Ayan. Dalim. Ganun siya ka-powerful mga boss. Tingnan natin kung magkasya na to. Hindi pa. Pilatihan pa natin. Yan. Ito na siguro yan. Na natin. Yan. Ito na yung isang torque screw. Yan. Okay na. Palitan natin itong barina natin. Yan. Mabilis lang oh. Mabilis lang magpalit. Yan. Tapos itong ating pang screw. Bilis. Ayan. 1 lang natin kasi baka malos thread naman. Tapos i-dial natin sa screw. Ayan. Ayan mo. Bilis. Bilis ng trabaho. Yan. Yun. Kaya natin ang ating electric pan. Yun. Nailipat din siya. Yun. Oh, yan. Electric pan. Ganda na yung hangin. Diba? Okay. Ayan mga boss. Okay na okay siya. Ganda. So okay siya, matibay na yan. Oh. Hindi na yan mahuhulog mga boss. Kaya yung electric pan natin, nakilagay na. Ngayon, susubukan natin mga boss yung lakas niya. Tingnan natin kung makakabutas ba talaga ito ng bakal. Meron akong bakal dyan. Manipis lang. Tingnan natin kung kaya niya. Ito mga boss, maliit lang na ano. Maliit lang to na pang bakal. Tingnan natin kung ano. Tapos naka 1 lang siya. May low siya, may high. Ayan. Tapos naka screw. Ilagay kaya natin dito sa barena. Kasi yung pang drill niya eh. Ayan. Yan yung pang drill niya. Tingnan natin. Ayan, chicken feed lang mga boss. Kunin natin yung malaking drill bit dito. Meron akong malaking drill bit dito eh. Ito. Ito yata yung pinaka full niya na capacity na barina itong ganito kalaki. 10mm ba to? 10mm yata ang ano nito. Ayan o, 10. Palitan natin. Yan o, kasyang-kasya yung 10mm. Yan. Nakalimutan ko palang sabihin, meron pala ito siyang ano, automatic na yung pag nabara yung ito, hindi niya na makayang ikutin, automatic siyang mamatay. Kaya hindi siya masusunog ng ano, mag-over voltage. Ayan. Mga boss, manipis lang naman to na bakal. Hindi ko alam kung sa ano, makapal, kayang-kaya. Pero kita nyo naman, kayang-kaya niya ng malaking drill bit na ito. Saka ito dito, kahoy. Yan o, kanina nag-try ako dito, binutasan ko. Ito ang gamit ko.
So kayang-kayanya, kayanya nga yung bakal eh. Lalo na yung kahoy. Ayun oh. Walang ano, chicken feed lang masyado para sa kanya. Ang lakas. Makawan lang yun mga boss. So yan. Tapos, hindi siya gaanong mainit. Ganda. Magaang lang siya mga boss. Itong mga ganito mga boss, pag nasisira to, kadalasan nasisira nito mga ganito, itong battery lang. Ito, apat yata na battery, na yung medyo malaki sa AAA na battery. Hindi to. Pag nasira ang battery nito mga boss, pwede mong buksan to, palitan mo lang yung apat na battery na yun. Okay na ulit ito. So yan siya mga boss, Nanwi. Ganda. Brushless na ano, drill hammer, meron siyang pang screw, meron siyang pang drill, meron siyang hammer. Kanina ginamit natin yung hammer. Smooth siya, ganda. So highly recommended mga boss. Kasi yung isa ko nito, yung binigay ko sa tatay ko, ginagamit niya doon sa ano. Matagal din malubat ang battery nito kasi nga brushless ito eh. Malakas siya, matagal malubat. Brushless, kaya ganyan. So hindi siya masyadong sikat na brand pero wala kasi akong ibang barina eh. Kung meron lang akong siguro yung mga Makita or ano ba yung mga branded na ano, iko-compare natin to. Pero sa mga household na trabaho lang, kagaya nung ginawa ko, okay na to. Ewan ko lang kung gagamitin mo to pang trabaho, yung pang construction na pang heavy duty talaga, ewan ko lang kung pwede to. Pero para sa akin, sa bahay lang na mga trabaho, kagaya nung ginawa ko, at saka yung mga ibang project ko pa na planong gawin, okay siya mga boss. Highly recommended. Hanggang dyan ang ating video patungkol dito sa review ng ating Nanwi na 48BF MOD. Yan ang ating video mga boss. Sana ay nagustuhan nyo. Marami nito sa Shopee at sa Lazada. Binili ko yung version na dalawa ang kanyang battery. Tapos yung brushless, kasi yung isa nito hindi yung brushless mga boss. Baka iniisip nyo yung tinitinda niya kasabay, kasi yung isa yung mas mura, hindi yung brushless. Tingnan nyo yung brushless talaga ang bilihin nyo. Kaya highly recommended para sa akin, para sa mga bahay-bahay na gawain. Hindi ko pa na-try kung heavy duty, pero yung tatay ko na-try niya na ito ng heavy duty doon sa paggawa niya ng bahay. Tingnan lang natin kung makakuha ko ng video nun. So hanggang dito mga boss, kung nagustuhan nyo, please like, share and subscribe mga boss. Paalam muna mga boss, pasensya na, matagal akong muling nakagawa ng video. Salamat sa panonood at sa suporta mga boss. Peace.